Episode bilang 7, titulo, Babae, Iba na ngayon. Kailangan malaman at maunawaan ng bawat tao, maging ito man ay lalaki o babae, ang mga karapatan ng kababaihan. Ito ang tatalakayin natin ngayon, ang mga karapatan ng kababaihan. Bibigyan natin ng tuon ang karapatan ng mga kababaihan na nauukol sa mga usaping pampamilya. Tutukoyin natin kung papaano makakawala ang isang babae sa isang abusado o irresponsableng asawa. Itatampok natin sa ating dula ang kwento ng isang babae na iniwan ng kanyang irresponsableng asawa. Pagkatapos subukin ang lahat ng nalalaman niyang paraan upang mabuo ang kanilang pamilya, bigo pa rin si Myla. Ayaw harapin at gampanan ng kanyang asawang si Paulo ang kanyang mga responsibilidad bilang lalaking di pamilya. Akala ni Myla wala nang solusyon sa kanyang problema hanggang sa makausap niya ang kaibigan niyang si Lilia. Ito ang nagpayo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Layunin ng ating pag-aaral ngayon ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa mga ibang tao. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay ganun din ang sa mga babae. Maging ang mga ito man ay sibil, politikal, ekonomikal o iba pa. Sa ikatlong artikulo ng Saligang Batas, pantay ang mga karapatan ng mga mamamayan. Maging babae man o lalaki, may mga karapatan ng mga babae ukol sa pagtatrabaho, pagkakaroon ng mga pag-aari at mataas na katungkulan. Ganon din sa mga usaping pampamilya, sa karapatang pag-aalaga sa mga anak at sa paghahati ng ari-arian. May karapatan din ang mga babae laban sa white slavery, prostitusyon at pang-aabuso. Pakinggan ninyo ang isang maikling dula at alamin kung anong karapatan ng mga kababaihan ang tinalakay dito. Oh, Myla anak, umaga-umaga eh, napasugod kayo mag-ina. Hindi na naman umuwi kagabi si Paulo, Nay. Abay, saan nagpupunta yung magaling mong asawa? Di ba niya alam ang kanyang responsibilidad? Naku, ayaw ko na magsalita, Inay. Ako'y sawang-sawa na. May trabaho nga siya, pero kapag nakahawak ng pera, hindi mo na mahagilap. Kung hindi nasa sugalan, nandoon kasama ng mga barkada niya at maghapot, magdamag na nagiinuman. Yan ang sinasabi ko sa iyo nung una pa man, Myla. Wala kang mapapala sa lak niyan. Ikaw lang, matigas ang ulo mo eh. Sumigi ka pa rin at pinatulan mo yung lalaking yan. Ayan, sandaling panahon lang, lumitaw na ang tunay na kulay. Abay, may anak na siya. Ganyan po ang ginagawa. Nay naman, huwag niyo na akong sisihin. Wala na nga akong magagawa at nandirito na to eh. Asawa ko na si Paulo at ngayon may anak na kami. Nako eh, ano pa nga ba? Oh, anong gagawin mo ngayon? Kaya agay-agay, napapasagsag kayong mag-ina rito. Nay, pwede bang bantayan niyo muna si Boy at ako'y maghahanap ng trabaho? Naku, hindi na ako talaga makakatagal sa ginagawang ito ni Paulo. Madalang pa sa patak ng ulan kung siya'y magbigay ng pera sa akin eh. At kung hindi ako kikilos, naku'y baka mamatay kami ni Boy sa gutom na nakadilat ang mata. Puro utang na lang ho kami. Oh, eh ano ngayon ang balak mo? Pupunta ako na doon sa restaurant na dati kong pinagsisilbihan. At titingnan ko, baka naman pwede pa nila akong tanggapin. Kailangan ko talaga magkaroon ng trabaho para mabuhay kami ng anak ko. Kung hindi ako kikilos, naku, walang mangyayari sa buhay naming mag-ina. Eh siya, mabuti ang naisipan mo. Sige, babantayan ko muna ang anak mo. Tutal eh, hindi naman ako magtitinda ngayon. Kaya nga maaga akong pumunta na eh. Akala ko kasi magtitinda kayo. Mabuti naman at hindi pala. Iiwan ko muna sa inyo itong apo nyo, ha? Oh siya. O teka, mag-almusal ka muna bago ka umalis. Sige ho, Nay. Tutulungan ko na kayong ihanda ang almusal. Hmm.
bagay, pumunta sa bahay ng nanay niya si Myla at dala-dala niya ang kanyang anak. Nakiusap siya sa kanyang ina na bantayan muna nito ang kanyang anak at siya ay maghahanap ng trabaho. Mula sa eksenang ito ay nalaman ninyo ang kalagayan ni Myla at ang pagiging irresponsable ng kanyang asawa. Sinisi siya ng kanyang ina dahil sa pagkakaasawa niya kay Paolo. Wala na umanong magagawa pa si Myla kung hindi tanggapin ang kanyang kapalaran. Myla, anong nangyayari sa'yo? Ikaw ba yung umiiyak? Buksan mo nga itong pintuan. Hindi ho, Nay. Wala ho. Matulog na kayo. Nanaginip lang ho ako ng masama. Ikaw na bata ka. Iniisip mo na naman yung asawa mo, ano? Hindi ho. Sige na ho, matulog na kayo. Maaga pa kayong gigising bukas at magtitinda pa kayo. Ikaw rin, matulog ka na. Papasok ka rin bukas. Bakit mo iisipin ang isang taong hindi marunong magpahalaga sa kanyang pamilya? Matulog ka na. Ayokong marinig pang pag-aaksayan mo ng luha ang lalaking yon. Opo, Nay. Itong batang ito, akala ko ikong napano na. Ba't niya iiyak ka ng isang lalaking walang kwenta? Makatulog na nga ulit. Nasira tuloy ang tulog ko, ha. Sa ikalawang eksena na ipakita ang labis na pagdaramdam ni Myla sa kanyang sinapit na kapalaran. Narinig ng kanyang ina na umiiyak ito at inaalaala ang kanyang kalagayan. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag nang isipin at pag-aksayahan pa ng panahon ang kanyang asawa. Sino? Ako ang pagmamalakihan niya. Ako bang Lumayas, pare? Tama, pare Paolo. Ipakita mo kung sino ang lalaki. Kung sino ang padre ni pamilya. Kaya nga, di siya umalis. Siya bumalik. Siya umalis, siya bumalik. Pare, lasing ka na. Hindi na diretso yung pagsasalita mo. Ako? Sino? Lasing? Ako. Hindi ako lasing. May tama na itong kumpara natin, paring Jun. Siya kasi, pinadalas niya ng husto ang pagtungga. Oo nga eh, bukaya at ang hindi na nanghalian ito, pare, kaya kay Daling tinablan. Palagay ko. Kawawa naman itong kaibigan natin, iniwan ang asawa. Oo nga, pare. Pero, nandito naman tayo na dumadami sa kanya, di ba? At saka, tama si paring Paolo. Si Mrs. ang umalis. Matuto siyang bumalik sa mag-isa. Ay, narinig ko yan. Tama. Malis siya. Malis siya. Akala ko i-bed mo na ito sa kalasingan, para hindi pa pala narinig yung pag-uusap natin. Talagang narinig ko. Sige, inom pa tayo. Kumuha pa kayo ng alak. At kaya ko pa. Narinig mo yung parang yun. Sige, mag-shot ka na. Oh, sige, pare. Sa'yo muna ito. Katatapos ko lang mag-shot. Sige. Sige, ayun na. Sa katatapos na eksena, inyong napatunayan ang pagiging irresponsable sa pamilya ng asawa ni Myla na si Paolo. Ito'y nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan at kanilang naging usapan ang paghihiwalay nila mag-asawa. Naniniwala si Paolo at ang kanya mga kaibigan na si Myla ang umalis. Dapat matuto daw itong bumalik mag-isa niya. Abangan pa ang tungkol sa kasaysayan ni Myla sa pagpapatuloy ng ating dula.
pala. Kumusta ka na? Ay, mabuti naman. Nandiyan ba ang nanay mo? Wala pa nga eh. Naningil kasi. Halika, pasok ka. Salamat. Mukhang nangangayayad ka, Myla. Hindi naman. Talagang ganito lang ang katawan ko. Halika, dito tayo sa sala. Huh? Nagkailap pa itong kaibigan kong ito. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari sa imo? Ha? Eh... Huwag ka nang mahuya, Myla. Balaan mo, alam mo, may magagawa ka sa buhay mo, ah. Anong ibig mo sabihin, Lilia? Hindi ba't naghiwalay ka muna ng asawa mo? Parang giniwang ka, ginabandon na kanya, di ba? May pila ka bulan na ba siyang hindi nagpapakita sa inyong mag-ina? May isang taon na nga, eh. Diyos ko, day, gaano katagal na? Oo, at saka alam mo, ni hindi man lang nga niya sinisilip kung anong nangyayari sa kanyang anak. Alam mo, Myla, bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa legal na asawa mo? May karapatan ka. Balaan mo na. Ano? Eh, pero kasal kami. Ay, naku. Mabuti pa'y kumilos ka para sa kinabukasan ng imo anak. Kag para sa imo na rin. Hindi habang buhay nga nagkakatali ka sa lalaking iyan. Sa ilalim ng ating batas ngayon, ang babaeng asawa ay may karapatan baga nga magsampa sang kasong pagwawalang bisa sa kasal o di kaya na may kaso sang legal na paghihiwalay? Ganun ba? Pero alam mo ba, Lilia, matagal-tagal ko na rin pinag-iisipan yung sinabi mo. Akala ko nga'y wala nang magagawa dahil kasal na kami ni Paolo at wala naman diborsyo dito sa Pilipinas. Hay naku, madamo palang hindi alam ang babaeng ito. Ang mabuting gawin mo ngayon ay ang magkadto kadira sa isang counseling center. Huwag kang mag-alala, kagsasamahan kita. Susuriin doon ang kalagayan ninyo mag-asawa. Balaan mo, gagawin nila ang tanan para magkasundo ka mo. Kag kung paano ninyo mapapabuti ang inyong kalagayan. Kung sakali wala na talagang remedyo, saka pa lamang sila magpapayo sa inyo kung ano ang nararapat mong gawin. Huwag mong masyadong alalahanin ang kalagayan mo, Myla. Basta ikaw eh, base bala ikaw magkasakit, mabudlay na, mahirap na. Sige, buligan kita. Ay, tutulungan kita, dali. Naku, Lilia, maraming salamat sa'yo. Ay, sus, di para saan pa ang magkakaibigan kung hindi magbubuligan? Sorry, kung hindi magtutulungan. Bahagi ng ating kwento, inyong nalaman na may pag-asa pa si Myla. Ito ay nalaman niya mula sa kanyang kaibigan si Lilia. Sinabi nito na may nalalaman siyang paraan kung paano siya makakatulong kay Myla. Ano ang payo ni Lilia sa kanyang kaibigan? Ano naman ang naging paniniwala ni Myla ukol sa mga babaeng tulad niya? Ano sa palagay ninyo, bakit ang pamagat ng ating dula ay babae, iba na ngayon? Anong pagkakaiba ang tinutukoy ng ating dula? Anong karapatan mayroon ang babae ngayon kumpara sa karapatan nito noong mga nakaraang panahon? Anong aral ang inyong natutunan mula sa ating dula? Sa palagay ba ninyo ang pagkakaroon ng mga karagdagang karapatan ay makakatulong sa mga kababaihan? Paano makakatulong ang mga karapatang ito sa kanila? Kayo ba'y sang-ayon sa pagkakaroon ng ganitong karapatan ang mga kababaihan? Bakit ninyo nasabi yan? Malinaw sa ating dula ang karapatan ng babae ukol sa usaping may kaugnayan sa paghihiwalay. Ang babae ngayon ay lubos na binigyan ng pagkakataon na hilingin sa hukuman ang kaso ng paghihiwalay na nauukol sa pagpapawalang bisa ng kasal o ng legal na separasyon. Malinaw rin sa batas natin ngayon ang pagbibigay ng proteksyon sa mga babae. Lahat ng mga karapatang ibinibigay sa mga kababaihan ngayon ay naglalayong mapataas ang antas ng kanilang kalagayan sa lipunan. Lumipas na ang panahong ang babae iiyak na lamang o magmumukmuk sa sulok o pikit matang titiisin ang kanyang kalagayan sa kamay ng kanyang abusado at irresponsableng asawa.
Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.